So hi guys, welcome back to my channel. So for today's video, alam niyo yan. Nakita niyo naman, medyo ano tayo dito? Casual na casual. Kaliligo ko lang. Gabi na sis, it's 7:56 PM. Kaliligo ko, pero nag-lip-tint ako. Siyempre naman, mag-film tayo. Pero yun, kaliligo ko lang. Medyo wala na sa ayos yung schedule ng ating ano quarantine life. And hindi ko na alam pang ilang araw na today. Pero dito sa amin, parang ano ba ngayon? 17. Hindi pa ata nag-go 1 month dito sa amin. Parang March 20 kami rito nag-like enhanced community quarantine. So, wala pang 1 month. Nag-iisip ako. Char. Nag-iisip din ako. I've been busy. Hindi ako nakapag-vlog the past few days. Kasi nga nag-business-business si ate niyo girl. Gumagawa ko ng ube cheese bread. And ayun, nagpanadera muna ako. And hindi ako nakapag-vlog. And wala akong video. Parang pangit lang tingnan ng ganito. It's sure. Try natin. Nakalugay. O, oh, diba? Mas pangit. Hayaan yun na. Natanggal na siya. So, yan. Gamit ko lang ang duster ng aking inay. Kasi super random lang to. And, ayun. Gusto ko talaga mag-film. Kasi na-miss kong mag-film. Na-miss ko mag-upload. Ganyan. And, you know, reconnect with you guys. You know? And, naisip ko, gawin yung Q&A. Sabi ko, diba, usually Q&A, may ginagawa. Lalo pa yung questions sa akin, hindi naman ganun karami para mag, like, consume na maraming time. So, yun, sabi ko, why not tonight, gawin ko siya, and then showing you my skincare routine na rin. Char, kalam naman, ganda ng skin. Pero itong skin ko na to, super improved na yan compared to before. I will try to look for a picture ko dati. Yan, lalagay ko rito. Yung itsura niya dati, nung hindi ako gumamit ng skincare products na to. And so, hindi ko alam kung anong order nito. Basta ito. From me, Michelle. Me, Michelle. How old are you na po? Pak, bungad na yan. Sis, how old are you? I am 25 years old. Well, 25 years young. Char. Pero, ewan ko, sabi hindi daw ako mukhang 25. Char. Agree ba kayo dyan, mga sis? 25 years old na po ako, yan. And, ayun. Pero yung utak ko medyo pa teenager pa lang. So, wala tayo sa edad. Anyway, skincare naman, di ba? Question, skincare, kasi medyo marami to. Nga pala, hindi ko pala na-mention, no? The product that I'm using, products that I've been using, is Beauty Derm. Tanggalin natin para makita niya. Yan. So, Beauty Derm. Ito yung gamit ko for a year now. And, my God, I can't thank this enough. So, start ko siya with the toner. Ito, paubos na to. So, bagong set to. Ito yung ubusin ko muna. Siguro pwede ako gumawa ng separate na ano, no? Like, in-depth review ng Beauty Derm. Kasi super na love ko talaga siya. The thing is, tingnan niya naman, mas ano na. Kaya hindi ko siya ngayon, dinalasan. Mas madalang. Mas madalang ko na siyang gamitin ngayon compared to before. Kasi napansin ko, medyo iba na yung kulay ng mukha ko sa kamay ko. So, sabi ko, habol muna tayo rito before to. Pero, gumagamit pa rin ako nito pag hindi ako tinataman. Kasi, syempre, marami siyang steps. So, ayan. Nag-toner na ako. And, question number 2 muna tayo. From angahardo.inc. Ano or sino po yung naging inspiration nyo para maging isang vlogger? Actually, hindi ko pa siya hindi ko kinoconsider pa yung self ko na vlogger. Well, oo, nagvo-vlog ako. Pero parang for me kasi pag vlogger, marami ka ng fans, ganyan. So ako, ano lang, tamang vlog-vlog lang, ganyan. Pero yung nagmo-motivate, nag-inspire talaga sa akin is number 1, Chinky Tita. Like ever since the day began, Chinky Tita na talaga. Chinky Tita, Anakay, Mama Ann Clothes. Yun yung mga favorite vlogger ko na hanggang ngayon pinapanood ko pa din. Yan, tapos, yun, sila yung nag-inspire sa akin na parang okay lang naman to share stuff, you know. And, yung hindi lang sa ano, kung hindi sa YouTube world, yung jowa ko, yan, jowa ko talaga. Yung jowa ko, yung kapatid ko, kasi yung jowa ko, sobra niyang i-boost yung self-confidence ko, like, parang feeling ko ang galing-galing ko, ganyan. So, yun. Sumobra naman ate yung kapal na mukha ko. Pero, yun, another is yung sister ko, sobrang supportive, yung
nagbigay ng laptop sis para makapag-edit daw ako ng video, ganyan. So, alam mo yun, I felt the support of my family and my loved ones. So, yun, sila yung naka-inspire din bukod sa mga YouTubers talaga. And, night cream one muna. Kasi, ito, kailangan mo to ng interval. So, kaya yun yung pang-interval natin. Kailangan siya ng interval na 5 minutes, at least 5 minutes, para mag-sip muna siya sa skin mo. So, siguro after nito, makadalawa o tatlong tanong tayo. Char, kalim mo, ang dami. Wait lang. Ito yung bago. So, hindi ko muna ito gagamitin. Meron pa kasi akong luma. Yan. Meron pa nito. And it turns this color pag hindi mo nire-ref. Pero okay lang naman. It doesn't change na yung ano. Dati, sobrang konti ko lang maglagay nito kasi medyo mahal ito sis. Sobrang konti lang, ganyan lang oh. Pero ito since inuubos ko na, so okay na. Tapos, dahan-dahan mo lang. Pumunong i-ano, galit na galit. Kalma-kalma ka lang sis. So, super nagustuhan ko to kasi sobrang bliss na lang magpa-fade ng dark marks or pimple marks. Yan yung mga ganito. Ito, kung siguro inaraw-araw ko to, wala na to ngayon. Kasi diba nakita niyo sa mga vlogs ko na andyan yan siya. Ang tagal na noon. So, hindi kasi ako nagganto kasi tinatamad ako. Tapos, yan. Siyempre, don't forget your next CZ. Ang pangit ng hati ng buhok ko dyan, sis. Ka lang. And then, since naghihintay tayo ng night cream one, gawa na lang siguro. Like, alam niyo, comment kayo below if you want na separate, like, in-depth review ng beauty derm. Yan, i-explain ko sa inyo yung mga purpose. Yan, purpose and yung process talaga niya and everything and yung experience ko. Kasi ngayon dito tayo, Q&A tayo. Habang ginagawa ko lang to. So, next is from Marielle _ Palasige, age 25. And at 4K, anong tourist spots na ang napuntahan mo po? Ayokong, I don't want to come off as bragging, pero hindi ko na maisa-isa. Hindi sa pagmamayabang ha, pero kasi my father, he's the type of person na he would invest sa memories more than material stuff, ganyan. So, hindi kami magarbo sa mga gamit-gamit and everything. Pero, he made sure na nakakapag-travel kami, nakalabas-labas kami. So, I've been to, so, sa Philippines, Luzon, Visayas, Mindanao, yes, meron na. So, lagyan. Pero sa Maynila, sis, hindi pa ako nakapunta dyan sa Rizal Park. Yung mga ganon, hindi pa talaga, ewan ko talaga. Pero, I've been to Baguio. I've been to Ilocos. Na ano ko lang, iniisip ko lang sa Luzon, ha? Ilocos, and then I've been to 100 Islands. Hindi ko na maalala yun sa Luzon. Pampanga, Tagaytay. Ewan ko, tourist spots ba yun? Wala. Wala naman tourist spots. Pero Tagaytay, I've been to Tagaytay. Yung mga, ano nila doon? Yung mga may rides, eme. And then Cebu, Sirao, Temple of Leia, yung mga places doon yon. And then Cebu, Bohol, yung man-made forest, chocolate hills, kung tourist spots talaga, like, tourist spots. Pero in general, napuntahan ko na yung mga places na yon. And then, I've been to Cagayan, to Davao, it's international. I don't really want to sound bragging, but I've been to, nung bata pa ako, nagpunta na kami sa Denmark, Sweden, Norway, Hong Kong, Macau, Singapore, China, Malaysia, and yun pa lang ata. Wala, hindi ko na alam. Basta, I've been to those places because of my parents na nagva-value talaga ng memories. So, yun yung gusto kong magawa. Yun din yung gusto kong mangyari sa own family ko na memories more than material stuff. Or, alam mo yan. And then, kailan ka nagsimula sa pagkahilig ng makeup? So, ako, late bloomer ako sa makeup. I started after graduation ko na nung 2014. Tapos, hindi pa ako agad-agad nun. Kasi,
parang hindi pa nag-sync in sa akin. Tapos, yun, nagpupunta na ako sa mga job interviews, ganyan. Tapos sabi na nanay ko, mag-ayos ka naman. Pupunta ka ng interview, ganyan itsura mo. So, sabi ko, ah, okay. Yung mga shade na nabili ko, mga BB cream, ganyan, foundation, grayish. Kasi that time, hindi ko pa alam. Yung mga may yellow undertone, yung mga ganyan undertone. Yung pinaka nag-start talaga ako mag, ano, parang, nagkaroon talaga ng interest sa makeup. Tapos nag-start na rin akong mangolekta ng makeup. I think it was around 2015 or 16. Ganyan. Late 2015, early 2016. Mga ganun. Basta ganun. Tapos, yun, dun ko na na-discover si Madam Anna, si Mama Ann Clutes. Kasi, si Mama Ann, oily kami. Si Chinky, oily kami. So, sa kanila ako nagbe-base ng mga products nila. And sa shade naman, kay Mama Ann ako nagbe-base. So, ayun. Yun. Sila yung doon ako nag-start. 2015 or 16. Hindi ko na rin sure. Pero yun. Doon din nag-start yung gastos. Ano pong pinakamagandang nangyari so far sa 2020 mo po? Yung nakabenta ako ng ube cheese bread. Kasi I miss baking na talaga. Kasi prior to me living to Cebu para mag-aral ng culinary, gumagawa na ako ng cakes, cake decor, ganyan, fondant cakes. So yon, nung umuwi ako from Cebu, from culinary, hindi na ako nakapag-bake or kung mag-bake man, pa konti-konti. And ayun, so far sa 2020, kasali siya sa highlight is yung nakakabenta ako sa isang araw, 20 boxes, na parang sobrang overwhelming siya for me kasi mag-isa ko lang ginagawa. Like, may kasama ako. Pero like, alam mo yun, ikaw lang mag-isa, tapos yun, 20 boxes, tapos hindi, very new siya sa akin kasi hindi nga ako very friendly, hindi ako yung pinaka-approachable sa mga tao, ganyan. So, magkaroon ka ng ganung order, sobrang laking tulong na sa akin. Laking tulong, laking happiness. So, nag-number 2 na muna tayo. Dahil, okay na rin yan. So, number 2, yan, number 2. Ito, bago na to kasi nauubos agad yung number 2 kasi mas malabnaw siya. Okay. Number 2 na yun. And then, the next question is, next question, konti lang talaga yung mga questions. So, I appreciate everyone who took their time to ask me questions. You know, si @4kaya ulit, ano yung reason kung bakit nag-start mag-YouTube? Well, before pa talaga, gusto ko na talaga mag-YouTube. Like, kakapanood ko kala Chinky, feeling ko kayang-kaya ko. Pero, nagtatry ako mag-film, parang, pangit pala, ang cringy, ganyan. Pero, yun, bumili kami ng camera kasi nga may trip kami to Norway. Eh, wala kaming matinong camera. Like, camera talaga. Tapos, syempre, bilang opportunista tayo, sabi ko, ma, G7X, maganda yan. Sabi niya, talaga ba? Oh, maganda yan, maganda yan. And we have our camera. So, yun. Yun yung parang pinaka nag-start din talaga na parang na-push na talaga ako na push me na yan. Also, yung jowa ko nga, yung sobrang grabe yung kapal ng mukha na nag-gain ko from the Cassandra before hanggang ngayon. Sobra-sobrang kapal na ng mukha ko nito. Kasi before, I don't really talk ganito, ganyan. So, yan, to other people. Also, hindi rin naman ako ma-approach. Pero, since then, parang, yun, maganda pala yung feeling na merong ang outlet. Pero yun, yung pwede ka lang maging self mo, ganyan, na hindi kayo, ewan ko, siguro minsan nadya-judge, pero okay lang. It doesn't matter as long as you're happy, di ba? Alam mo yan. Hindi ko alam, nasagot ba yung tanong mo, pero sana nasagot. At for kaya ulit, ano ang pinaka nakakatawang experience na naaalala mo? Nakakatawang experience. Wala akong maisip kasi palatawa ako as a person. Sure, as a person. Pero ito na lang, share ko na lang. Noong hindi pa kami mag-jowa, nung jowa ko ngayon, hindi pa kami mag-jowa, and he visited here sa Zamboanga. And then, hindi kami close, hindi kami friends pa that time. As in, pinagda-drive ko. Kasi syempre, visitor siya ni Papa. So yun, pinagda-drive ko siya, ganyan. Tapos, magkakasama kami nila ate, ng brother-in-law ko, and siya sa car. Eh medyo julok-julok na yung car ko nun. Tapos, pagkasakay niya, pagkahila niyang ganun, day, sumama yung handle ng pinto.
Grabe yung tawa namin. As in, it was one whole minute of laughing, laughing. Tapos, halos hindi na kami makahinga lahat. Kasi pagka ganito, sa niya, na, ma'am. Ganon yung reaction niya. Tapos tawa kami na taas, mamatay, matay, matay, matay kami na tawa. Kasi parang, yung reaction niya kasi parang, hala, shucks. Nakasira siya ng sasakyan, bisita lang siya, tapos nakasira pa siya. So yun yung grabe yung tawa namin. Tapos the whole trip, syempre, driver ako, may rearview mirror tayo dyan. Tapos syempre, titingin ka sa likod, side mirror, rearview. Nakikita ko yung itsura niya na parang, he was so worried. Doon, yun yung sobrang nakakatawa. Hanggang ngayon, pinagtatawanan pa rin namin yung experience na yun. And, sobrang nakakatawa yun. Ewan ko, yun yung pinakaunang tuk pumasok sa isip ko. Ano po ang goal nyo for this year? For this year, ang goal is ikasal sa jowa ko. Hindi ko alam. Pero, last year pa naman kami engaged. And, supposed to be later this year pa yung kasal namin. Pero sa virus and everything, parang magiging imposible yung mga plano-plano natin dyan. So, yung goal is maikasal. Kasi life is short, Diyos ko. Maikasal yung goal. And, ayun, magtuloy-tuloy yung negosyo. Char! Tsaka, oo, maka 1K subs man lang ako this year. Sige na naman. Bigay nyo na sa akin yun, ha? At, lalik, Diyos ko, ang hirap pa nga. Lalik Tishi, ikaw po ba yung tipo na madaling magpatawad o nagkakaroon ng sama ng loob muna? Well, ako, in general, madali ako magpatawad. Pero hindi yung parang galit tayo, galit. Nag-away tayo o may sagutan. Tatahimik na lang ako. Tapos pag yung, kunwari, nag-sorry ka na, ganyan, okay na ako. Pero hindi ako yung mag-approach ay na parang, uy, ganyan. Hindi ako nag-approach. Pero I forgive. Pero it's hard for me to forget. Yun yung problem sa akin na minsan, hindi naman sa nagtatanim ako ng sama na loob. Pero it's just hard for me to forget yung mga nangyari o yung nagawa sa akin. Pero forgive, like, goods na tayo. Pero minsan lang talaga na kunwari, ganyan, pa-chill-chill lang ako. Sabi lang, whoop, marirealize ko yung mga nangyayari or marirremember ko. Yun. Medyo bumabalik siya. Pero forgive na. Yung ganun. Hindi lang forget. Siguro Scorpio, alam yun? Scorpio thing, hindi ko lang sure. Tapos, lalik to she, ulit. Gaano kahirap maging YouTuber? Char, YouTuber, nag-yug ko eh. Kanang, hindi ko pa talaga kinakonsider self ko YouTuber, pero, alam mo yun, nag-upload tayo kasi gusto ko lang talaga. Gaano kahirap? Mahirap for me, itong filming okay lang. Yung mahirap sa akin, yung edit. Kasi it takes so much time for me to edit, eh ako mainipin ako. Kunwari pag nandyan lang ako buong araw na ako nandyan, naghahanap ako ng ibang gagawin, ang ending hindi ko matapos-tapos. Kaya hindi ko magawa yung daily vlogs kasi sobrang tamad ko mag-edit. Tapos, dagdag mo pa dun yung internet connection na sobrang hirap din mag-upload. Yun, ang hirap talagang mag-upload dito. So, kailangan nag-adjust ako, pumupunta pa ako dun sa may tindahan namin to upload. Yun lang siguro yung mga struggles. Tsaka yung medyo na, meron na, hindi mas ano, pero medyo may bash na din, ganyan, kasi may video ako na, yung sa samgyup ko, na meron galit na galit kasi sunog nga raw yung naluluto ko. Eh, hindi naman sunog yun, mga sis. Kasi may marinade siya. Diba kahit sa ang samgyup salan naman kayo kumain, kung may marinade. Dark talaga yung kulay ng karne. Tapos yun, medyo maraming galit sa akin kasi ang dami ko daw daldal. Kaya nasunog yung niluluto ko. So, yun. Yung mga ganun lang naman yung struggles. Pero, I shrug it off. Kasi, syempre, pinili kong ilagay yun doon. Pinili ko i-upload. So, kung ano yung sabihin, so be it. So, yun. Ha? Number 3 pala muna tayo. Kasi last question na to. So, last question. So, number 3, ito na yung luma kong ganyan. Paubos na rin to. So, last na to pala, guys. Yun lang naman yung ano, yung sa skincare routine na to. You'll need at least 15 to 20 minutes para magawa yung buong set. Pero okay lang, kasi sobrang worth it. Papakita ko, i-flash ko rito. Yan. Yung time na sobrang, ano ako, masipag ako maglagay ng ganito. Kasi ngayon, madala din na din gaano siguro sa isang linggo.
twice, ganyan. Kasi, hindi, tinatamad talaga ako. Tsaka medyo, diba, iba na yung kulay ng kamay ko. So, hindi ko na siya masyadong everyday ginagamit. So, that's the last one. So, pwede ka nang mahiga at this point after no skincare na yan. Pero yun, next is ito. At lalik, question is, ano ang nagpapatagal sa relationship? Parang medyo deep tayo dyan. Nagpapatagal. Well, hindi ko alam. Kasi 2 years pa lang kami ng jowa ko. And, ano nagpapatagal? Siguro communication. Communication talaga is super duper. Yung alam mo yun, yung you listen to understand. Hindi yung you listen to talk back or yung nakikinig ka para nagre-ready ka na ng mga ibebolta mo sa kanya. Yung ganun. Yung ano lang, makikinig ka lang talaga muna tapos iintindihin mo. Tapos yun, you meet halfway. Yun yung na-learn ko sa jowa ko. And I'm just so lucky. Sobra-sobra kong grateful for him. Kasi sobrang ano niya, maintindihin at pasensyoso. He doesn't, alam mo yun, minsan kahit ako naman talaga may kasalanan, siya yung nagsasorry. Bigla magsasorry yan, sasabihin, sorry daw kasi ganito, ganyan, kasi masama yung loob ko. Like, ako lang yung may kasalanan, kung mag-PMS, ganyan. So, understanding lang talaga ng situation, siguro yung kailangan nyo. And give and take, you just take care of each other, and then you talk as much as you can. Communicate, sobrang importante nun. Kasi kami, before we even started a relationship, we made it clear na pag may, kunwari ako, may sama ako na loob, hindi yung biglang, hindi ko na lang siya papansinin. Hindi ganun. Nag-uusap kami. Pinag-uusapan namin kung ano yung nakapagpasama ng loob ko. Even anything random, pinag-uusapan namin. Yun yung, ano, na kahit konti lang yung time namin to talk to each other. Kasi, lalo pag nag-work siya, na, yung work niya, start yan ng 6, tapos mag-end yan, minsan 12. Kasi, marami siyang mga report-report, MMA. So, yung time namin, sobrang konti lang din minsan talaga. Pero we talk about our days. Siguro, lalo kami, LDR kami. So, mas mahirap. Pero nakatulong siya kasi we have different lives. Na parang, siya may separate, siyang ginagawa, ako may separate. So, at the end of the day, yun, nag-uusap kami, pinag-uusapan namin how our days went. Days, they went, ganyan. So, yun, doon lang. Yung parang, you just, ewan ko lang talaga, parang sobrang nag-click na lang din kami, test parang tropa-tropa na lang din talaga. You just need to find your, alam mo yun, yung, your match. I hope I answered your question. Ang dami kong dinaldal doon. Fave all-time skincare. So, yan. Ito yun. Beautyderm yun. Beautyderm. Honey X May. Beautyderm yun. Ito yung, hindi naman sa all-time, pero parang sa mga nagamit ko, ito yung pinaka. Kasi first time ko rin naman talagang gumamit ng skincare products na yung may peeling-peeling ganyan. Kasi hindi ko talaga kaya dati. Nag-try ako ng ibang brand. Sobrang mangiyak-ngiyak. Pero this one, hindi siya ganun kahapde. Or, basta, comment down below if you want a video, you know. Pero yon, ito yung naging favorite ko na talaga. Na parang, kailangan meron ako lagi nito. Si at Kilitis underscore Isabel, nagwo-workout po ba kayo? Pa-share naman po eh. So, ayun, wala akong ma-share kasi hindi ako nagwo-workout. Bibig ko lang laging nagwo-workout kasi kain lang ako ng kain. So, ayun, nag-gain talaga ako ng weight. Yan, nakikita nyo. Sobrang nag-gain ako ng weight. Lalo ngayon, syempre, diba, wala ka naman ginagawa. Kain ka lang ng kain. And, ayun. Gustuhin ko mang mag-workout, pero sobra akong tamad. Sobra akong tamad. Like, bakit ako tamad? Yan, sana matulungan nyo ako, guys. Hindi talaga ako mag-workout. Hindi ko alam. So, ngayon, ang ginagawa ko lang, intermittent fasting char. Hindi ko siya sinasadyang mag-intermittent fasting kasi syempre pag may order sa akin, hindi na ako nakakain sa umaga kasi syempre bread yun. So we start in the early in the morning, we finish around 3 p.m. yun na yung pick up time and delivery time. So around that time pa ako nakakain ng first meal ko, and then by that time busog na din ako hanggang dinner na, hanggang matulog ako. So diba, 1 meal a day lang. So yun, doon na lang ako umaasa na baka sakali may chance akong pumayat. Pero, yun, wala akong workout. Wala akong workout. Sorry, Kilitis Isabel. Hindi ba halata sa pisngi ko na wala akong workout? Bakit? Ayun.
So, hindi ko na mahihintay yung ibang questions. Kasi tapos na ako sa aking skincare. So, ayun, na-miss ko to. Na-miss kong mag-film. Na-miss kong mag-sit down video and chumika lang sa inyo. Ganyan. Daming dalda ng bibig ko talaga, no? Kung saan-saan to napapadpan. Anyway, so that's it for today's video. Thank you so much for watching. I hope you enjoyed. And if you did, please don't forget to subscribe. And please hit the notification bell so you'll get notified every time I upload a new video. Thank you so much and see you on my next one. Bye! Mwah.